I-share ko po sa inyo yung naging experience ko namin sa pag-aalaga po ng broiler for the past 12 days. So ito po, i-try po natin magtimbang sa day 1. Nasa 41. So 41 po yung timbang nila. Ito naman po, itong isa. Yes. 47. So 42. So yan po yung pang day 1 po ng mga sisil namin ngayon. So tinimbag po namin sila para alam po namin kung ilan po yung ibibigat nila sa araw-araw. Sa loob ng isang linggo, try po natin kung ilan po yung matadagdag na timbang. So pang day 2 na po ng mga broiler po namin ngayon. So dito po kasi sa Pangasinan, meron pong signal number po ngayon. Bagyong Rolly. So medyo malamig po yung panahon dito. Saka malakas po yung ulan. Kaya binalik po namin ng sakuling yung mga sisi po namin para hindi sila lamigin. So silipin po natin. Baka nagkukumpulin lang po sila. Medyo malinit naman po din sa loob. Kasi yung mga ilaw. Pang day 3 na po ng mga sisil po namin na broiler. So yung kagabi po kasi medyo malakas po yung ulan at saka hangin. Dahil sa bagyong Rolly, may mortality po kami na 8 sisil. So dito po sa unang cage po namin, yan, 8 po yung namatay. Tapos tignan naman po natin dun sa pangalawang cage. So mahangin, medyo mahangin pa po ngayon kaya nakabalot po sila. So ito naman po yung pangalawang cage namin. Meron kaming 3 mortality. Binalot na po namin sila ulit ng sakulin. Tsaka sinek din po namin doon sa kabila. Nilagyan din po namin ng tolda. At from time to time po kami nagsa-check para makita po namin yung situation nila. So dito po sa cage 2 po namin. Yan. So may nadagdagan po sa mortality namin. Pang-4 na po ito. Dahil po sa malamig yung panahon, kaya nagkakaroon ng mortality. So itong isa, medyo mahina na. Yan. Dalawa po sila, medyo mahina. Yung isa medyo ano na to eh, oh. Ang namamatay na rin to eh. Mahina rin po itong isa. So i-check po rin natin kung may mga mortality pa rin po dito. Overall, mortality po ngayon, day 3, nasa 19 chicks. So ito po, namatay ng mga bandang hapon na to. Pang 4th day na po ngayon. So dito po sa first cage po namin, meron po kaming 5 mortality. So check po natin dun sa second cage po namin. So meron din pong isang mortality dito sa second cage. So hindi po talaga maiwasan yung mortality, lalo na po ngayong malamig, tsaka may bagyo, kasi nagkukumpulan po sila. So hindi po talaga maiwasan, kaya ang ginagawa po namin, chinecheck po namin sila from time to time, tsaka yung ilaw na nilagay po namin, yan. So binabaan po namin para medyo mainitan po sila. Inaalis na rin po namin yung mga karton tsaka dayami, kasi basa na rin po, kaya pinaalis na rin po namin.
type na po ng mga sisiw po namin, yan po yung iba-vaccine, B1 type, B1 strain. So, pang-prevent po yan sa Newcastle disease. So, imimix lang po siya hanggang matunaw po yung powder. Pinapatak po yan sa mata ng sisiw. So, ganyan po yung ginagawa namin. So, isa-isa po yan, pinapatak. Then, dito po sa isang cage po namin, meron po kaming 5 mortality. So, hindi mo talaga maiwasan yung mortality, lalo na pag maulan, tsaka malamig. So, kaya maya't-maya, pumupunta po kami dito sa farm para i-check po yung mga sisiw po namin. So, dito po sa cage 2, yan, may mortality din po kami dito. 2. Pang 7 days na po nila ngayon. Ito po, 170 grams. grams. Okay. 155 grams. Okay. So, yan po, pang 7 days na po nila ngayon. So, ganyan na po sila kabibigat at saka kalalaki. Pang 7 days na po ng mga sisi po namin na broiler. So, dito po sa first cage, meron po kaming 4 na mortality. So, check po natin dito sa second cage. So, dito po sa second cage po namin, meron po kaming 3 mortality. So, lahat po ng mortality namin, i-declare po namin at sasabihin po namin sa inyo hanggang maibenta po namin yung mga broiler po namin. One hour bago po dumating yung mga sisiw, kailangan na kasindi na po yung ilaw para medyo mainitan na po doon sa loob ng brooder house. Ang tanong, kailangan ba nakasindi ang ilaw 24/7? Ang sagot po dyan, depende po sa climate. May minimaintain na temperature depende sa edad ng mga sisiw. May nabibiling thermometer sa poultry supply or online shop kung gusto niyo ng accurate temperature sa brooder house. Pero para sa akin, mas maganda kung makita nyo ng actual yung situation ng mga sisiw sa loob ng brooder house. So, yung mga bibilin po ninyong incandescent bulb, nasa 40 watts to 100 watts, pwede na po yun. Sa araw, usually mga 8 a.m. to 4 p.m, sobrang init na, lalo na pag summer. Kaya kung titignan nyo yung mga manok, maraming hinihinga. So, pagka ganun, kailangan naka-switch off na yung ilaw. Kahit minsan sa gabi, kung maalisangan ng panahon, kahit hindi mo na pailawan ng incandescent bulb. Pero dapat naka-switch on yung LED light sa gabi para makita yung pagkain at inumin nila. Sa kids naman na nakain na ng mga alaga namin na 1,000 birds, from day 1 to day 12 is 6 bags na chick booster crumble. So yung pang 7 bags, which is the last bag na naka-allocate sa kanila, pang shift na po namin sa starter crumble na feeds. So sa 1,000 birds kasi, ang dapat makain or maubos po nila is 7 bags na chick booster crumble. Then sunod na po yung starter crumble.
sa ipapainom naman na gamot pagdating ng mga sisiw is electrolytes, multivitamins, plus amino acid. Pag naubos nila yan, bigyan po sila ng amoxicillin plus colistin para ma-prevent yung sipon, lagnat at pagtatae. Pag naubos na po yan, clean water ang isusunod po ninyo. So gagawin nyo lang po yan ng 3 to 5 days. So una po yung electrolytes, then pangalawa po yung amoxicillin, then clean water. So yun po, ipapainom po niyo yun sa drinker po ng mga sisiw po ninyo. Hindi po yung buong gamot ha, yung 1 liter or yung sachet. Yan. So yung ipapaubos po ninyo is yung drinker po ng mga manok po ninyo. So pag naubos po yun, yan. So 3 to 5 days nyo pong gagawin yung sinabi ko pong electrolytes, multivitamins, saka yung clean water. Ang normal naman po ng mga poops ng mga manok, may puti po sa ibabaw. Yung vaccine na ginawa po namin sa mga sisiw is B1 type B1 strain. So yan po, pwede po yan i-vaccine kung nasa 5 to 7 days old na po yung mga sisiw. Pero pag konti lang naman po yung alaga nyo, kahit kung na kayo mag-vaccine, kasi yung isang gamot, good for 1,000 birds po yan. And then once na na-pink na or na-open na po, kailangan makonsume na po lahat at hindi na po pwedeng gamitin sa susunod. Kasi live vaccine po yan, kaya dapat i-dispose po ng maayos kung maaari sunugin or ibaon sa lupa. Pagdating naman po ng 10 days, kung ang mga brooder house niyo ay masikip at medyo malaki na mga sisiw, pwede nyo na ilipat sa grower house. Unahin nyo yung malalaki at iwanan nyo yung maliliit sa brooder house para makahabol po sila. For the past 12 days, ang mortality po namin is nasa 74 na po. So medyo madami po siya kasi sunod-sunod po yung bagyo dito sa Pangasinan. At hindi lang po dahil sa bagyo kaya may mortality po kami kasi medyo may mali po doon sa brooder house po namin kasi may malalaking butas po doon na nagkukos po na naiipit po yung mga paa ng sisiw. So yun po yung dahilan ng mortality din po nila. Ang tanong nyo siguro, may kita pa ba kung ganyan kalaki ang mortality? Sa 1,000 birds na binili po kasi namin, may free na 25 birds. So total of 1,025 lahat. Ang normal na ma-harvest mo daw, dapat sa 1,000 birds is 95 to 98%. Pero yung sa amin kasi nasa 93% na lang yung ma-harvest namin. Ipapakita ko po sa inyo yung actual mortality po namin at yung pag-complete po namin ng income. Again, nakikitain pa ba kami kahit nampas na sa normal yung mortality po namin? Ang sagot po dyan, abangan nyo po dun sa next vlog ko. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and happy farming everyone. Bye!